Kailangan bang mag-reset ng ECU kapag magpapalit ka ng bagong air filter? Personal opinion ko is depende kung paano nyo i-interpret itong sa Honda Standard Procedure. Based dito sa Honda Standard Procedure, gagawin mo siya kapag ka meron kang pinalitan na engine-related parts. Kapag ka kasi nagre-reset tayo ng ECU, ang ginagawa niya is binabalik niya sa default settings or factory settings yung ECU natin. Meaning yung mga fuel trims na ginawa niya, buburahin niya ngayon yon. Tapos magbabase siya sa panibagong mga data na binabato ng mga sensor, especially dun sa AFR. Personal opinion ko kaya ako nag-reset kasi nga, bago na yung air filter. So, ang point ko dun is bago yung data na ibabato ng sensor kasi nga mas hindi siya restrictive. Unlike dun sa luma nating air filter na medyo sobrang dumi na kaya restrictive na siya. Kumbaga yung basihan niya ngayon sa fuel trims is dito na magbabase sa bagong air filter. Para pala maiwasan na malost thread lang kayo ng mga plastic na parts na tinotornilyohan, babalik nyo muna siya ng konti, tapos magkiklik yan. Para tumamatch siya dun sa dati niyang thread. Saka niyo yung higpitan. Ngayon na napalitan ko na yung air filter na luma, reset naman natin yung ECU. Open lang natin itong sa may battery. Kuha na natin yung data link connector. Tapos saksakan natin siya ng SCS connector. 4 pin. Habang nakasaksak yung SCS connector natin, pihitin natin yung throttle ng full. Tapos i-on natin yung ignition. After 5 seconds or kapag ka tumigil na yung mabilis na blink na yan, migil na, bitawan na natin yung full throttle. Ngayon, nabiblink naman siya ng mabagal, confirmation na okay yung initialize natin or yung reset. Siguro kahit mga limang blink na mabagal. Five, tapos off na natin. Okay na yun, na-initialize na natin yung ECU.